Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang Linggo ng Katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi kinokondena ng Panginoon ang mga mayayaman. Ngunit, ipinapaalala sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas na pagtalima sa mga batas ng relihiyon, mas mainam na ebidensya ang tunay na pagsunod sa Ama, ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mga mahihirap at mga nagmula sa ibang kultura. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdania. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin.
pasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyari sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Babasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit
maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhanging kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maiklilang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ang panahon, ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatatarok ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusuli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong-lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang tanong tungkol sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan ang naitanong ng isang mayamang lalaki kay Jesus. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at lumuhod pa kay Jesus habang tinatanong, "Ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay
na walang hanggan. Minsan po ba, naitanong natin yung ganong tanong sa Diyos? Minsan ba, inisip mo kung paano magkakamit ng buhay sa langit? O puro lang tayo tanong kung paano makakamit ang buhay sa mundo? Minsan maganda rin, ano? Maganda rin na itanong ito para natitignan din natin ang ating mga sarili kung pagkatapos ba ng buhay sa mundo, saan ako tutungo? Ang buhay ko ba sa mundo ay magdadala sa atin o maghahatid sa akin sa kalangitan? Sa totoo lang, alam naman po ng mayamang lalaki sa ating kwento kung ano ang hindi dapat o bawal gawin. Alam noong lalaki yung mga hindi pwedeng gawin para makarating sa langit. Alam niya na bawal pumatay. Alam niya na huwag mangangalunya. Alam niya na huwag magnanakaw. Alam niya na huwag magsisinungaling sa pagsaksi. Alam na huwag mandaraya. At lahat ito, tinutupad na ng mayamang lalaki. Pero, hindi porket hindi ginagawa, ligtas ka na. Dahil, para marating ang langit, hindi lang ito puro hindi dapat o mga bawal gawin, kundi higit sa lahat, para marating ang langit, kailangan may dapat gawin. At ikinagulat ng mayamang lalaki nang sabihin sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." Pagkarinig nito, siya ay umalis ng malungkot. Siya ay umalis ng malungkot. Mga kapatid, isa po itong konkretong pangaral na kahit anong ating yaman, wala tayong madadala sa kalangitan. Dahil ang lahat ng ating pinanghahawakan ay sa mundo lang may iwan. Ang lahat ng pinanghahawakan nating bagay, material at makamundo, lahat sa mundo lang may iwan. Ito yung naging problema nung mayamang lalaki. Hindi niya mapitawan ang kanyang yaman dahil mahigpit niya itong pinanghahawakan. Minsan, akala natin ang mga pinanghahawakan natin ang siyang magliligtas sa atin. Pero ang totoo, dahil sa sobrang kapit, hindi natin namamalayan na ilalayo tayo sa langit. Mayroon pong dalawang dahilan paano nangyayari ang ating pagkapit na ilalayo tayo sa langit. Una, dahil hindi mabitawan, nagiging ganid o sakim. Ito po yung nangyayari sa tao kapag ayaw ng pakawalan ang mahigpit na pinanghahawakan. Marami tayong makikitang ganito. Hindi lang puro sa yaman, ha? Ngayon, medyo malayo pang eleksyon, pero
marami tayong makikilalang ganito. Yung ang tagal-tagal na sa pwesto, ayaw pang bumitaw. Natapos na ang termino, pero gusto pa din magpatuloy. Yung hindi sapat ang isa, kailangan marami pa. Ganito ang sakim. Kahit kailan, hindi bibitaw. At ang taong sakim, kailanman, hindi mararating ang langit dahil walang gustong bitawan. Pangalawang dahilan na nangyayari sa mga ayaw bumitaw kaya napapalayo sa langit ay dahil ayaw pakawalan, nagiging makasarili. Ito ang klase ng tao na puro sarili ang iniisip. Makasarili. Puro sarili. Sarili lang yung mahalaga. Sarili lang ang gustong isalba. At sarili lang ang laging una at bida. Ang taong makasarili, kailanman hindi mararating ang langit. Dahil ayaw bumitaw. Dahil laging iniisip ang sarili. Kaya naman, tinuturuan po tayo ng aklat ng karunungan sa ating unang pagbasa kung paano kontrahin ang pagiging sakim at pagiging makasarili. Totoo naman minsan, ano? Sa sobra nating pagkapit sa mga bagay-bagay, hindi natin sinasadya na minsan tayo ay nagiging sakim. Hindi natin namamalayan na tayo ay nagiging makasarili. Kaya tinuturuan tayo ng unang pagbasa kung paano ito kontrahin. At ito ay ang pag-asa o umasa sa Diyos. Paano mo magagawang maging sakim kung ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan na higit pa sa kayamanan? Paano natin aalalahanin pa ang ating sarili kung ang Diyos na ang bahala sa pangangailangan natin? Ito lang yung huwag nating kakalimutan para hindi maging sakim, para hindi maging makasarili. Tandaan, meron tayong Diyos na aasahan. Kaya mo lang naman ayaw pakawalan, kaya mo lang naman ayaw bitawan, kasi pakiramdam mo, ikaw ay mawawalan. Pero ang totoo, kung alam mo lang na meron kang Diyos na aasahan, hindi magiging mahirap sa'yo ang pakawalan. Kaya lang naman ayaw bumitaw ng tao sa kanyang pinanghahawakan ay akala niya ito na lang ang kanyang aasahan. Yung mayamang lalaki, hindi makabitaw sa kayamanan dahil hindi niya naisip na mayroong Diyos na pwedeng asahan. Hindi niya nakita na mayroong Diyos na magpupunan ng kanyang pangangailangan. Mga kapatid, matuto tayong bitawan ang lahat ng bagay maliban lang sa pag-asa sa Diyos na siyang magdadala sa atin sa kaligtasan at kabutihan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin at ating sambitin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayanawa ng simbahan ang bawat mananampalataya. Tungo kay Jesus ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan pansin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman, at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano. Si Jesus na Panginoon namin at Diyos, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Meron tayong Diyos na aasahan sa ating buhay, kaya't sa katahimikan ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling pangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matiyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyong kalwalhati.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanat kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ama, at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Mga paalaala, ngayon po ay Linggo ng mga Katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain ng CBCP Episcopal Commission on Indigenous Peoples. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong makasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus.
Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno.